nagbubuntis ka, parang itinago niyo. May rason kayo behind that? Ang sa akin po nun, galit and pain. Yung pregnancy? Siyempre po, unplanned naman siya talaga. And yun din ang isa sa mga rason na kung ba't hindi kami nagtagal. Dahil sa third party? Feeling ko nun kasi hindi ako pinaglaban. Yung mga tao sa paligid ninyo, wala namang kumot. Meron pa kaming kailangan buuin. Kumbaga, nabasag na kailangan pa rin ayusin. Ano, Chiyo, kung mga ito muna may pagmamalaki. Bakit na ito? Hindi. Po-week na ako. Bakit? Sa sobrang ano naman yung... You're trying your best. Maraming salamat at pinagbigyan po tayo ng Maklis. Siyempre, Makoy De Leon at Elise Oson. Ayan. Thank you, Mako. Oy, congratulations bang sasabihin ko dahil first birthday ni Feliz ng inyong unika iha. Thank you po. Thank you. Siyempre, for being here. Anong feeling, tatay at nanay na kayo? Yung feeling na kakaiba. Kasi first time namin, akala namin madali, kaya alam na namin yung feeling. Pero yun pala, mahirap, pero masaya. Worth it. Kasi nanay tatay na kami. Wala kami regrets. And totoo talaga yung laging may rason si God. Kaya ang lahat ng nangyayari. Ikaw, Elise, dahil ikaw yung talagang nagkarga dito kay Elise. Yung journey mo, experience mo bilang first time mom. Minsan nga, Mama Oj, gumigising kami sa umaga. Tapos nakikita namin si Elise and masasabi na lang namin na may anak na tayo, no? May anak na pala tayo. Hanggang ngayon, ganun pa rin. Oh, pero, hindi ka pa rin makapaniwala. Hindi pa din. Pero in a good way. Yung parang, ano bang ginawa natin para magkaroon ng ganitong anak? Kasi sobrang bait ni Feliz as a baby. Oh, curious lang ako. Kasi nung nagbubuntis ka, parang itinago niyo. May rason kayo behind that? Siguro it came from the experience po na sa relationship namin. As a couple, nung wala pang baby, yung kaming dalawa lang na girlfriend and boyfriend. When we were a love team, marami pong outside forces na naka-apekto sa relationship namin. Hindi po naiwasan eh, pero talagang somehow, yung maririnig mo from the outside, it will affect the relationship. So, nung nagkaroon ng Feliz, sabi namin, baka better kung sa atin muna to. Kasi bilang first time parents, first time namin na-experience yung bagay na magkaroon ng anak. Tapos ako first time ko to go through the process. Sabi namin, hindi na namin kailangan ng makaka-distract or makaka-sira ng moment na yun. Nas parang sacred for us. Tsaka in the beginning naman kasi po, hindi namin alam talaga yung gagawin. So sabi namin, until we figure out kung anong gagawin sa lahat, makasettle tayo, sa atin muna to. Siyempre, iniisip nung iba, parang siguro medyo gumigewang pa ang relationship kaya hindi muna nila naamin. Ah, hindi naman po. Nasabi ko nung before baby, nung relationship namin, mas genuine pa nga eh. Yung nga sabi nila, sobrang sacred. Kami-kami lang talaga yung nandun sa picture. Kaya nung nalabas namin si baby, umingay ulit. Kumbaga, ang dami ulit nakaalam, ano sa buhay namin. Pero awa ng Diyos, Mama Oj, walang nangyaring hindi maganda. Sa relationship namin, nag-grow pa din. Kumbaga, natututo pa rin kami. Kahit hanggang ngayon, natututo kami. Lagi ko naman din sinasabi, walang perfectong relasyon. Kasi pag may perfectong relasyon, wala ka nang matutunan. Sabihin, wala ka nang space for improvement. Pero sinubok din kayong tadhana noong mga 2018. Dahil syempre, obviously, mga artista kayo, konting kibot, kaya nalalaman
ng mga tao na naghiwalay na pala si Maklis, tapos biglang nagkabalikan. So, ito bang mga pangyayari sa buhay ninyo? Parang itinuring yung pagsubo para mas malaman ninyo kung gaano yung kamahal ang isa't isa. Siguro masasabi namin na mangyari na magkahiwalay kami. Kasi during nung hiwalay namin na yun, nagkaroon kami ng growth individually that made us better people. Kasi nung una talaga, aminado po kami na bata pa rin kami when we got together, when we were together. And yun din ang isa sa mga rason na naging dahilan kung ba't hindi kami nagtagal. Nagkabalikan kayo kasi na-realize niyo kung gaano yung kamahal ng isa't isa? O yung isa lang ang naka-realize na mahal ko pala to? Actually, wala naman po kaming plano magkabalikan. Hindi din namin pinush na itry ulit. Ang nangyari lang is, nagkataon na wala na yung galit sa puso namin. Kasi everybody knew naman na bad breakup po yun. Maraming nangyaring hindi maganda sa isa't isa. Nang nagkaroon ng as time passed, gumaan na yung pakiramdam namin sa isa't isa. And nagkaroon ng chance na we met sa work. And dun lang namin na feel na okay na kami. Pero that time, wala sa isip namin na let's try it again. Walang ganun. Siguro time na to para let bygones be bygones. And then we can be acquaintances. Pero ang nangyari po, naging friends kami ulit. And nagsimula ulit sa zero na ligawan. After friends, nagligawan hanggang sa nagtry ulit. And pero naghiwalay kayo ng 2018, hindi ka nag-entertain ng suitors at ikaw din, hindi ka nag-entertain ibang girls. Nag-entertain po. Parehas kami. Pero doon yung nalaman, parang hindi ito yung gusto ko. Wala naman po naging problema doon din sa mga dinate namin or sa mga in-entertain. Kaya nga po parang tadhana na nung nag-cross ulit yung paths namin, ito pala yung gusto ko talaga. So nung nagkabalikan kayo, nag-ingat na kahit iningatan niyo yung relationship niyo. Pinaka ko sa sarili ko na hanggat maaari, yung pinaka-genuine na mapapakita ko sa kanya at yung pinaka-totoong ligaw talaga na gusto niya. Kasi babae, may gusto silang paraan, mayroon silang sariling happiness. As a guy, kailangan mong find out kung ano. Eh yung minor thought ko kay Ines. And dagdag na na-ex ko siya, alam ko yung happiness niya. Isa na yun, love team kami dati. May camera, sweet kami. Pero nung sarili ko, genuine ako, may camera. Huwag maniwala ka sa akin. This time, yung second time namin, ito, this, walang camera. Iligawan kita, i-win your heart mo. Gagawin ko lahat para makuha kita. Kasi that time, mayroon ka pang feeling sa kanya, kahit wala na kayo. Ang sa akin po nun, galit and pain. Dahil sa third party? Hindi po. Dahil sa mga outside forces. Feeling ko nun kasi hindi ako pinaglaban. So, siya tuloy siya, gumanin. Hindi mo ba siya pinaglaban, Makoy? Siguro, o nagkulang? Oh, kulang siguro, yung pakikipaglaban. Hindi naging enough for me. Hindi naging enough for her din. And yun yung reason. Yung second time, doon pala makufulfill. Siguro hanggang ngayon, di pa naman mapupuno eh. Di pa naman talaga magiging perfect. Siyempre, ang next na tanong, nag-first birthday na si Feliz, wedding bells na ba? Kasunod? Lagi naman sa amin, Mama Ouch, na sinasabi kung kailan niya. Naniniwala ko sa sacrament of marriage. Doon talaga ako nakabase. Yun ang next plan mo. Sabihin natin next plan, pero alam ko sa sarili ko na paano ko siya makapasaya ng tuluyan. Meron pa. May kulang pa. Gusto mo munang punuan. Oo, so, gusto pa mag-inap content soon. Naman naman dito. Sama na rin pag-iipon. Alam naman natin. Hindi madaling buo. So, kayo ay nakatira sa isang bubong. Paano yung setup ninyo? Ako kasi, Mama, hindi ako pabor sa nag-live-in bago magkasal. Pero syempre, iba ang circumstances namin ngayon. Meron na kami anak. Kahit hindi po yun ang paniniwala ko, iba na kasi ang priorities namin. Kailangan namin mag-iba ng mindset para sa anak namin. And then, kailangan namin pakisamahan yung mga bago namin natututunan sa isa't isa na ugali. Mahirap po talagang magka-family. Lalo na kung bago pa lang kayo and hindi kayo sanay sa ganung setup. So kami, araw-araw po kami talagang may adjustment sa isa't isa. And hindi perfect eh. Sa social media, syempre madaling magpakita ng happy pictures, happy family. We are a happy family. Pero bukod doon kasi doon, araw-araw talagang may struggles. And si Makoy, lagi niyang nire-remind sa akin na normal to. Adjustment every day. Hindi
naman matatapos to dahil lang nagkaanak tayo. So we have to work together in building this family. Meron ba dumating na sa inyong pagsasama nag-away kayo ng malala? Meron naman. Alam naman siguro na lahat ng tao. Alam na lahat ng magkarelasyon niyo. Sobrang effective din talaga ng mga paraan like dadasal ka, effort ka para ayusin, ano iiwasan. Mga ways na yun, yun yung sign mo na you're not giving up sa relasyon. Sa amin nga bilang bago kami sa ganitong situation na starting a family, iba pa siya sa mag-boyfriend-girlfriend lang. Mag-boyfriend-girlfriend ka lang, pwede mong pailalin pa yung puso ng damdamin. Selos. O galit, or selos, or kung ano man nararamdaman mong extreme. Pero pag may family ka na kasi, parang you have to set that aside. And kailangan mong isipin kung ano mas makakabuti sa inyong dalawa. And sa anak. Selos. Meron pa ba? Meron pa din po naman. Uy, selos ka din ah. Wala naman sinasabi ko. De, meron po talaga. Meron pa rin. Meron pa din. Actually, for me, healthy yun. Kasi ibig sabihin, mahal pa rin, ganun pa rin yung heat ng pagmamahala namin sa isa't isa. Kasi kung wala nang konting selos man lang, parang lumalamig na yung relationship. Gusto mo ba yun? Aminin ko naman. Cute yun. Cute. aminin ko din na daming rason para masira relasyon. Dahil yun. Pero lagi namin iniisip na tagal natin binilid to, tapos season ganun naman siya. Tsaka meron tayong napakabait na napakaganda. Siguro to a certain extent, okay yung selos. Pero alam mo din dapat na strong yung relationship. Meron kayong foundation, hindi masasira. Selos, kaninong part? Ikaw madalas magselos o siya? In general, siya. Ako po siguro. So, ikaw ba parang tipo ng babae? Ba't wala ka pa hanggang ngayon? Anong oras na? Sa akin po kasi importante yung detalye. Oo. Yung parang, kunwari pag nasa labas siya or aalis siya, sabi mo sa akin talaga yung detalye mo. Okay na ako. Pero kasi kung merong konting parang hindi nasabing detalye, dun ako mag-iisip na, ba't hindi mo nasabi yun? Ay, hindi. Sabay na lang ako. Kung lang. Okay, dito na lang kayo mga kaibigan. Dito kayo pumunta. Pagod ako, ayoko mag-explain. No? Dito kayo sa atin, sa akin kayo magtanong. Ito man. Takot ka ba kay Elis? Hindi. Takot or under? Ayun. Siguro mas nirespect ko siya. Mas nirespect ko siya. Dahil alam ko. Pagod kang makipagtan kung lalabas ka ng bahay. Isa na yun. Pero yun nga ako, na mas nangingibabaw respeto ko sa kanya. Tapos lagi ko sinabi sa kanya, last ko lang din sinabi sa kanya. Is ko, huwag kang matakot. Priority ko kayo. Kaya mo, okay lang naman. Walang problema sa akin. Dito na ako sa inyo. Kaya happy na ako sa inyo. Yun yung lagi ko sinabi sa kanya. Pero naiintindi ako. Meron ka bang banta sa kanya? Pag nagloko ka, mawawala kaming mag-ina sa'yo. Parang nasabi ko na po yung linya na yun. Hindi, totoo lang, nasabi ko na po yun. Kasi ako, alam naman niya, ayoko nang maging madrama pa yung buhay ko. Kasi sa buong buhay ko din, madrama na eh. So, ngayon, na meron na akong own family ko din, ayoko na ng drama. Kung magloloko ka, okay na. Okay na kami. Kakayanin namin. Aalis ka sa bahay? Matapang siya. So, okay naman eh. Ganda yun. Kaysa ng tao. Kasi, kung titipwede siya sa akin, hindi naman okay din yun. So, matuto siya maging matapang. Pero wala namang. Yeah, wala naman. So, parang makikita ko, takot si Makoy sa'yo. Kasi nga may threat ka. Actually, nung sinabi ko po sa kanya, hindi naman ko sinabi as a threat. I said it in a way na pina-realize ko sa kanya na kung ano ako as a person. Ngayon nga, meron akong boundaries. Pag nag-over ka sa boundaries na yon, meron din akong sariling decision and paniniwala. So, papanindigan ko. Hindi ko naman din masasabi na takot siya kasi siya din naman, hindi sa takot eh. Ayaw na lang din niyang mapagod mag-go through all the mga away-away. So, sa kanya, ano na din yan, respect, which na-appreciate ko po. Kailan huling umiyak si Elis? Ako po kasi lagi talaga umiyak. Opo. Iyakin po anong rason? Sobrang saya po ako or nalulungkot, umiyak talaga. Itong last na iyak ko, hindi ko alam kung part ba ito ng pagiging babae. Kasi after ko umiyak, nawindang din ako sa sarili ko na bakit ako umiyak? Eh, bakit ko nagawa yun? Kasi magtatagaytay lang naman siya, kasama yung mga kaibigan niya. Sige go, pinayagan ko po siya. Hindi naman siya nagpaalam, pero okay sa akin na pumunta siya with his friends. Meron lang siya na miss out na detail. Sasabi ko na sa kanya, ba't di mo nasabi sa akin?
bigla na po akong nag-freak out. Bigla na akong ba't di niya nasabi sa akin, ba't ganito? So siya na, hindi ko naman siya pinigilan. Siya na lang nagsabi na, hindi, dito na lang ako. Hindi na siya umalis. Tapos ako naman nagsabi na, habang umiyak po to, sige na, sumama ka na sa mga kaibigan mo. Malis ka na. Sama ka na. Hindi ko na po naintindihan sa sarili ko noon. Kasi ako na nagtutulak sa kanya, sumama sa kaibigan niya. Kasi pero sa akin talaga, okay lang. Lagi bang may kinalaman yan sa yung detalye na sinasabi mo sa sino yung mga kasama mo? Opo, siguro. Laging gano'n. Na hindi lahat na isasabi ni Mako yung kung sino yung mga kasama. Kung sampu yan, bakit walo lang nasabi? Siguro sa past relationships din po. Hindi necessarily sa kanya. Pero ako kasi, yun nga, mga lalaki kasi, ano din sila, hindi naman sila madetalyeng tao. Sabihin lang nila dito, punta kami, kasama friends ko. After kasi noon, bigla ako na lang din na-realize na, bakit ba ako nag-freak out na ganun? May trust naman ako sa kanya na wala namang mangyayari. Pero meron siguro po from the past. Kasi sa kanya, kahit anong detalye pa din sabihin niya sa akin, alam ko naman sa sarili ko na kung maglolo ko din. Kung hindi, at maisip niyang mahal niya kami, mahal niya ako, hindi talaga maglolo ko yan. So I think nasa sa akin din. At wala nang magkaanak. Talagang para kang merong tapaoho na kilis ka lang nakatingin. Sa mag-ina ko lang ako nakatingin. Sa sila lang nakikita ko sa buhay ko. Nilabutan siya, oh. Naniniwala ka, kaya ka kinalibutan. Hindi, yes. Naniniwala naman ko. Di lang kasi, baka sabi mo, dahil lang kay Phyllis, dahil sa anak namin. Sabi ko lang sa kanya, yun ko rin naman maging dahilan ng anak natin, kaya tayo nagkakasama. Gusto ko, masaya din ako kasama ka. Gusto ko makita rin ang anak natin na masaya siya, na masaya tayo, na makikita. Kaya dalawa kayo, laging dalawa kayo. Hindi siya lang. Yung mga tao sa paligid ninyo, wala namang kumot. Kay Feliz po talaga, nung dumating siya sa buhay namin, sobrang welcome siya ng bawat family namin. Everybody loved her sa family namin. Ang masasabi ko lang talaga, meron pa kaming kailangang buuin. What do you mean? Buuin? Nabasag siya? Parang ganun nasira. Po. Na kumbaga nabasag na kailangan pa rin ayusin. And yun yung isa sa mga importante sa akin bago maging buong talaga. Nakita ko yung family ni Makoy. Gano'n. Parang itinuring ka na rin yun. Ana, okay. Family. Hindi ko nakita yung mami. My mom po, as much as possible kasi, ayaw na din niya sa limelight. I mean, ayaw niya makita, ma-involve sa showbiz katulad ng sa amin bilang kami pareho nasa showbiz. Naglalaylo po siya, but yun nga po, ngayon po kasi nasa ibang bansa. She's working. Kasi nga bilang ako yung only child, sa akin umikot yung mundo niya. So ngayon po, she's trying to, you know, build her life also. Bilang kasi nga ako, meron na din ako sa ilang pamilya. So siya po, ina-explore na din life niya ko at what makes her happy, kung anong fulfillment pang makukuha niya other than me. And ako naman po, okay sa akin talaga yun. Na she gets to find other ways or other joys in her life. Pero syempre, for me, okay din po na nasa tabi ko siya. Pero hindi po siya nagkulang sa akin bilang mommy, even until Phyllis came. Siya po kasi nag-alaga din sa amin ni Phyllis nung nagpuntis ako and kakapanganak. Wala po si Makoy nung sa States kasi sa States po ako ng anak, nagpuntis. Siya talaga nag-alaga. So, hindi ko naman po nagkakaila na nagkulang siya. Naging malaking bahagi yung mommy during your pregnancy. Na-win mo ba Makoy, mommy? Kasi parang na-win ni Elise yung parents mo. So ikaw ba, ganun din, na-win mo yung mommy? To be honest, ang nasa isip ko ngayon, may paraan. Hindi ko pa siguro madetayan. Lahat may timing. Sinabi ko kanina, si Elise tsaka anak ko yung nakikita ko ngayon. Baga, ang sarap din makita. Mas masarap din yung mahal ka na sa side mo, mom. Kasi siya parang nakita ko pa din na mahal ng mahal siya. Parents mo, bahagi na siya ng family. So ikaw, pangarap mo rin ba yun? Oo. Mama, siya yung tamang term, pangarap. Na doon na ako tinindi. So nililigawan mo din ang mami niya? Ngayon, sabi ko, lahat ng pangarap, iniingatan, tinatimingan, pinag-arasal. Sabihin natin, sobrang positive lang, pero gusto kong maging optimistic sa ganyang aspeto. Darating din yung time na maiintindihan at mamahalin ka rin ng mama. Gusto mo makita yung ngiti niya, ngiti ng hapon niya, na siya idailan. Normal yun, ha?
minsan na hindi ka gusto ng tiyanan mo. May mga ganun kasi minsan hindi pa rin nilatanggap. Lagi isa kong anak, mawawala yung sa akin. Diba? So, parang normal yata yung pakiramdam na gano'n. Ikaw ba, you're trying to help Makoy to win your mind? Oo naman po. Sa akin lang, alam ko din kung ano yung magiging perfect way and timing for it. And hindi naman po yun nawawala sa akin sa plano namin. Alam naman namin both na isa din yun sa malaking bahagi kung paano kami mamumuhay ng kayapa, ng masaya as a family. What can you assure her mom? Anong pwede mong ipangako sa mama? I'm not sure kung mangako. Siguro, ito muna may pagmamalaki ko. Ito, paano palakihin anak ko, paano ko mapasaya anak niya. Hindi pa enough yun. Pero yun lang sa ngayon ang pagmamalaki ko. Sa ngayon, ayokong magyabang. Pero may ayabang ko yung buhay naman na mabibigay ko sa pag-ina. Bakit naiiyak? Hindi. Buwid lang ako. Bakit? Wala. Sa sobrang ano naman yung... You're trying your best. Hindi siya vocal, Ma'am Ops. Alam ko, isa sa paraan niya in showing my family, my side of, of the family, na maalagaan niya ako and yung apo. Kasi pinapakita niya through actions, kahit hindi na nasasabi. Ayaw nga niya magpangako. Mabibigyan ko ng bright future, yayaman kami, mabibigyan ko lahat yung gusto ng anak mo, maalagaan ko sila. Ayaw niya magpangako ng ganun. Pero nakikita ko sa kanya na through action, pursue. Yun naman yung importante. Pero pasasaan ba at darating din yun? At isa yan sa mga pagsubok ko sa buhay, no? Kasi kung wala na din pagsubok sa relationship namin, eh, sobrang perfect naman ang relationship namin. Nag-flashback sa akin lahat ng pinagdaanan namin. And na-appreciate ko lalo yung relationship namin. Kasi until now, hindi naman siya perfect, pero we're working through it. Na nandito pa rin kami na magkasama. Kasi di ba nga po, ang dami din naghihiwalay, hindi kinakaya yung relationship because of the environment, the circumstances. Pero kami po, talagang tinatrabaho namin yung relationship namin. And na-appreciate ko din. So anong adjustment? Ano yung pagkakaiba nung wala pa kayong anak? Tapos ngayong may anak na kayo, pero hindi niyo na ginagawa kasi may anak na kami. Katulad ng kung ano-ano binibili ninyo. Ngayon, hindi na kayo gano'n. Kung dati, galante kayo. Ngayon, napaka-kuripot nyo or masinog kayo. Ano na yung nabago? Sabi ko kay Liz, no, hindi ko masabi na may nabago sa akin. Kasi, tinurin ko na rin kasi talaga anak mga kapatid ko. Sabi ko sa akin. Ayun, no, kwento ng mami. Hindi ako yung talagang pinaka-nag-sustain. Tulong na mami ko. Pero, hindi ko lang bakit pinaktis ko na yung sarili ko na paano pag may pamilya ako? Paano pag may anak ako? Dalawa. At yung isang kapatid ko na nangangailangan, nagbibigay pa saya sa akin. Ito pala yung feeling. Kaya nung lumabas si Phyllis, sobrang konti lang sa Diyos. Ipapasalamat ako sa Diyos. Thank you, Lord. Kasi ito pala yung talagang pinaranas sa akin noon. Kasi na-train ka na nung bata ka pa. Kaya thankful ako. Masaya ako dun. Sabi ko, at yung ngayon ang ginagawa mo? Yun yung gagawin ko ngayon. Sa pamilya mo? Sabi ko kay Liz na is ko talaga purpose ko sa life eh. To sustain a family, to sustain my loved ones. Ewan ko bakit ganun ba sa atin, hindi kasi ni Lord. So, ibig sabihin, kung nakakapag-provide ka sa pamilya mo, ngayon hati na or hindi na ganun ka bongga ang bigay? Hindi. Dahil siguro nandiyan na rin ako ng mama niya. Dad ko. Alam nila siguro. At sinasabi ko sa kanila, Mami, pag may sobra ako, ito. Nagsusubik ka? Pag may sobra ako. At naiintindihan nila. Since alam naman natin na mukha silang bata, pero 27 na si Makoy, 26 si Elise, ano yung kaya niyo sabihin or ipayo sa mga kabataan na pagdating sa, kasi hindi natin alam, planned ba yun or unplanned yung pregnancy? Siyempre po, unplanned naman siya talaga. Sa amin po kasi, better pa rin talaga na nasa tamang edad and better pa rin talaga na pinlano nyo yung nangyayari. Kasi sa reality, hindi lang naman ang pag-anak and pag-start ng family para magsama lang kayo eh. Bilang ako, experience ko as a first-time mom and 26 pa lang po ako,
masasabi ko, right age naman yun, di naman siya sobrang bata. Pero at the same time, sa 20s kasi marami ka pang pwedeng gawin na para ma-maximize mo yung youth mo. Be yourself. Kasi yun din yung time na you're still finding yourself, kung kikilalanin mo yung sarili mo. So, para sa akin, hanggat nandun ka pa sa stage na yun, gawin mo pa and sa loob mo yun mararamdaman na ready ka na, stable ka na financially, emotionally, very important, mentally. Kumbaga, planado mo na ready na ako magkapamilya. Kasi hindi din talaga madali po na bigla ka na lang papasok sa buhay pamilya. Kasi marami ka pang kailangan pagdaanan once you're in a family eh. Tapos dun mo babalikan yung learnings mo from the past. Babalikan mo nang babalikan yung kailangan mong matutunan, maramdaman emotionally. Mas maganda na napagdaanan mo na lahat yun kesa kapag may pamilya ka na, may anak ka na, dun mo pa babalikan at i-experience yung mga yun na sa pagkabata mo, pagkadalaga. Kailangan talaga ready ka, prepared ka. Bakoy. Isa lang siguro masasabi ko bilang isang binata noon, alamin niyo muna paano mapufulfill yung mga nabigay ng mga taong malapit sa inyo, which is yung magulang mo at sino man yung palaki sa inyo. Bumawi muna kayo that alam nyo hanggang doon pa ang kaya. Pag nakatapos na kayo, alam nyo lang paano dumiskarte, meron na kayong sariling pag-isip at mentally prepared na sabi ni Riz at financially prepared. Lahat din nyo gawin magpamilya para fulfill nyo din yung happiness na magiging anak nyo at magiging part nyo sa buhay. Hanggang hindi nyo pa na-fulfill yung goal nyo in life, yung pangarap nyo, at ang maganda doon, yung dreams mo, narating mo, yung goals mo, narating mo, bago ka magpamilya.